Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yan sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Simulan natin ang briefing ngayong araw sa isang pagbati. Happy International Women's Day at Happy International Women's Month sa lahat ng kababaihan. Kinikilala po natin ang napakahalagang papel ng ating mga kababaihan, hindi lamang sa ating mga tahanan, kundi pati na rin ang kanilang kontribusyon sa ating lipunan. Kaya naman, sa unang taon pa lamang ng Duterte administration, isa sa unang polisiyang kanyang itinaguyod ay ang karapatan ng kababaihan. Let me read the President's message on the celebration of International Women's Day. And I quote, "I join the entire nation in celebrating the International Women's Day. I am truly proud of the Philippines' distinction as a shining beacon of gender equality and women empowerment in the world, be it in politics, business, academe, and local communities. Most especially in our homes, women have occupied and continue to occupy positions of power and influence in our society. This emphasizes not only our values as a people, but also the importance we put on women as vital partners in nation building. While a growing consciousness on equality is already an impressive feat and women are breaking the glass ceiling, I believe that we can do more. As we gain more access to education, information, and innovation, more women will have the chance to meaningfully participate in many aspects of human development and change the mindsets that continue to put women and other gender expressions at a disadvantage. So let us all come together in building a country where no one is left behind and everyone has the capacity to succeed. Mabuhay ang mga kababaihang Pilipino." End of quote. Kaugnay nito, nilagdaan po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order No. 12 na nagbibigay ng full government support sa reproductive health law. Ilan naman sa landmark pieces of legislation na pinirmahan ng Pangulo ay ang Republic Act No. 11148 o ang Kalusugan at Nutrisyon ng Mga Nanay Act, na nagpapalakas sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon para sa mga buntis at lactating women, teenage mothers, adolescent girls, mga sanggol at mga bata in their first 1,000 days. Ang Republic Act No. 11210 o ang Expanded Maternity Leave Act na nagbibigay sa working mothers ng 105 days o 3 buwan na paid leave. At kahapon, bisperas ng Women's Day, ay inilabas ng palasyo ang permadong Republic Act No. 11648 na nagtataas ng age of sexual consent para sa statutory rape na mula 12 anyos, ito ay ginawang 16 anyos.
We are pleased to inform everyone that the United Nations Children's Fund, or UNICEF, has congratulated the Philippine government for this milestone as it fulfills the children's right to protection, which according to UNICEF is enshrined in the Convention on the Rights of the Child, to which the Philippines is a signatory. Groundbreaking ang mga ito. Kaya naman, nagpapasalamat kami sa Kongreso, patunay na may tapang at malasakit ang kasalukuyang liderato. Indeed, we have made change work for women. Muling humarap naman kagabi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular Monday Talk to the People address. Ito ang ilan sa naging highlights. Iniulat ni Finance Secretary Carlos Dominguez na ang ekonomiya ng Pilipinas ay magiging collateral damage sa Russia-Ukraine conflict, kasama sa economic impact ang pagtaas ng oil at food prices, pagtaas ng interest rates, fiscal stress sa investments at social protection program. Kumpiyansa ang kalihim na mayroon tayong tools at kinakailangang preparasyon para tulungan ang mamamayan. Kaugnay nito, ipresenta ni NEDA Secretary Carl Chua ang 14 na rekomendasyon ng economic team bilang tugon sa epekto ng Russia-Ukraine crisis. Mamaya, makakausap natin si Yusek Rosemary Edilion para bigyan detalye ang mga rekomendasyon na ito. Inireport naman ni Health Secretary Francisco Duque III ng Pilipinas ang may pinakamababang daily new confirmed COVID-19 cases per million people sa Southeast Asia at 8.82. Makikita ninyo sa inyong screen ang pagsunod sa minimum public health standards at mataas na vaccination rate ang dahilan dito ayon kay Secretary Duque. Speaking of minimum public health standards, sa report ni DILG Secretary Eduardo Anyo, bumaba ang violations sa mga hindi pagsusuot ng face mask at violations sa no physical distancing. Samantala, malungkot na binalita ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na bumaba ang ating vaccination sa buwan ng Pebrero. Dahil dito magkakaroon tayo ng bayanihan, bakunahan, ang 4th na National Vaccination Days na sisimulan sa Webes, March 10, 2022. At tatagal ng 3 hanggang Sabado, March 12, 2022. Prioridad natin ang booster doses sa health at economic sector. Yung mga due sa second dose o nakamiss ng doses, ang mga hindi pa nababakunahan sa priority group A2 at yung mga hindi nabakunahan na 12 to 17 years old. Target natin mabakunahan ang 1.8 million na katao. Kaya muli, nanawagan po kami na magpabakuna na po tayo, lalo na doon sa hindi pa nagpapabooster. Importante po ang pagtutulungan ng mamamayan at gobyerno bilang susi sa ating pagbangon mula sa pandemya. Sa usaping bakuna pa rin, nagpapasalamat po tayo sa Estados Unidos sa kanilang 3.9 million doses na Pfizer vaccine donation sa pamagitan ng COVAX facility. Ito po ay dumating kahapon ng tanghali, March 7, 2022. Maraming salamat po. Thank you. Samantala, dumating din kagabi ang 1,167,660 doses na Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan. Suma total, mahigit 5 milyong doses ng Pfizer vaccine ang dumating kahapon.
As of March 7, 2022, nasa mahigit 69.2 million na ang naka-first dose habang nasa mahigit 63.7 million ang naka-complete dose o fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Habang nasa 10.6 million ang naka-booster shots na overall po, nasa mahigit 137 million na ang total doses administered. Pagdating naman sa pediatric vaccination, as of March 7, 2022, nasa 8.6 million na po ang fully vaccinated sa mga batang may edad 12 hanggang 17 anyos, habang nasa 947,979 naman sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang ang nakatanggap na ng first dose. Samantala, sa ating senior population, nasa mahigit 6.4 million ang fully vaccinated na mga lolo at mga lola. Pumunta naman tayo sa mga numero sa COVID-19. Nasa 6,297 new cases ang naidagdag mula March 1 to March 7 o 899 average cases ayon sa March 7 National COVID-19 Case Bulletin. Sa bilang na ito, nasa 1,055 ang nasa severe at critical admissions. Pagdating sa hospital care utilization rate, nasa 25.7% ang ICU bed utilization habang nasa 18.4% ang non-ICU bed utilization. Sa ibang mga bagay naman, kinukumpirma ng Malacanang na pinirmahan ni Pangulong Duterte ang appointment papers ni na Mr. Cy Damen Balt-Pangarungan bilang ad interim chairman ng Commission on Elections o COMELEC, Mr. George Erwin Garcia bilang ad interim COMELEC commissioner, at Ms. Amy Torrefranca Neri bilang ad interim commissioner ng COMELEC. The directive of the President is to ensure an honest, peaceful, credible, and free elections. Bago tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, makasama po natin si NEDA Undersecretary Rose Marie Edilion. Magandang umaga, Yusek. You may now, o magandang hapon, Yusek. You may now present or give your opening statement. Yes, magandang umaga, Sec. Martin, and also to you, Sec. Rocky, at sa mga kasamahan din natin sa media. Again, maraming salamat sa opportunity na makapag-present sa ating mga kababayan. Number one, tungkol dun sa gagawing mungkahe ng Econ Cluster tungkol sa mga pang-mitigate natin sa impact ng Russia at Ukraine crisis. And then, yung tungkol po sa framework ng National Action Plan, Phase 5, laban sa COVID-19. Kung itutuloy ko na po sa aking presentation, if I may share my screen. Nakikita niyo na po ba ang aking presentation? Apo? Okay, salamat po. Yeah. So, itong first part ng presentation, actually mas nakita niyo po yung kompleto nito, yung kabuuan nito kagabi do sa Talk to the People nung pinresent po ito ni Secretary Carl Chua. Ito po yung kabuuan ng napag-usapan na sa Econ Development Cluster. So, we began by looking at ano ba yung magiging impact talaga nitong Russia-Ukraine crisis on the Philippines. So, first is na ano namin, we agreed na hindi tayo nasa gitna nitong
kaguluhan na ito. Subalit merong ricochet nga na impact sa atin. Ito po ay pinakita na rin kanina ni Sec Martin. But just to say na ito yung naging summary ng nakikita naming economic impact, no, on inflation dahil sa sa oil and food prices. Ang Russia po is the largest exporter of natural gas and wheat. Ang Ukraine naman po, medyo mataas din sila na exporter naman ng corn. So malaking magiging impact din ito sa atin. Although we do not really trade with them directly, pero ang mangyayari nito is sa kabuuan na supply for ng world market, magkakaroon ng medyo paghihigpit. So magkakaroon ng competition. Sa interest rates naman, dalawang bagay dito, no? Una is before this Russia-Ukraine crisis, nakikita na rin natin na papunta na rin sa pagtaas ng interest rates, and ito yung tinatawag natin na balancing act na ng mga monetary authorities. Pero nang dahil dito sa Russia-Ukraine crisis, nandun po yung risk factor, and that might actually be factored into sa interest rates. Sa investments naman po, ganun din, no, nang dahil po dito sa risk ng Russia and Ukraine, magkakaroon ng aversion yung mga risk aversion yung mga investors natin, baka hintayin muna nilang kumupa, no, bago sila mag-decide na mag-expand ng kanilang investments. And then dahil sa mga kailangan na social protection spending nito, magkakaroon din talaga ng impact sa ating fiscal situation. Ano naman po yung intervention? So tulad nga po ng nasabi, meron pong naibanggit na 14, no? 14 kinds of intervention. I-categorize po ito into 4, no? Una sa lahat, kailangan natin palakasin ang ating domestic economy. Kaya nga po ang panawagan din ng economic cluster is sana nga yung buong bansa ay mag-shift na to alert level 1. Now we know that this is not a matter of declaration na okay, lahat na shift na to alert level 1. Pero sana na lang is yung buong lahat ng mga probinsya, cities natin would meet the metrics so that they could be de-escalated to alert level 1. So alam naman na po natin na ito yung cases, nakita naman natin bumababa naman yung cases, hospital utilization, mababa rin po naman. Ang kailangan na lang po yung vaccination rate. So yung pong sa bakuna day, magpabakuna po ang lahat. So kailangan po natin to para bawat isa sa atin ay magkaroon talaga ng mapalakas natin ang ekonomiya, and magiging mas kaya nating i-weather itong external risk na to. Yung second group of interventions naman ay para sa energy sector, no? So ang gusto natin ay to try and first i-mitigate natin yung impact nito on the price. And then number 2, let's ensure that we have enough supply. So tungkol po sa gas and diesel, sa LPG, sa coal and electricity. So in particular po sa gas and diesel, dito na nga po lumalabas yung suggestion ng economic cluster na dagdagan natin yung subsidiya. So for March, meron na pong nakalaan talaga na 2.5 billion. Pagdating po ng April, yung second tranche ay minumungkahi po namin na ibigay. At the same time po, is dagdagan natin yung ating buffer stock. In which case, dito po mangangailangan ng enabling law para madagdagan natin yung buffer stock for gas, diesel, and LPG. Tapos kasabay din po dito yung mga conservation measures natin. Importante po talaga yun for sa lahat po, sa gas, diesel, LPG, and electricity, pati na rin po yung pag-develop ng mga alternative sources, lalo na pag sa electricity, yung pong renewable energy. And then pati na po yung paggamit ng tinatawag natin na active transport options, yung paggamit po ng mga bisikleta. Yung pangatlo naman pong grupo ng interventions ay para naman magkaroon tayo ng to ensure that we have enough supply of food. Una sa lahat is yung support sa agriculture. Ito po yung part 2 ng plant program ng Department of Agriculture. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng
ng voucher para po sa fertilizers. Kasi nga po, isa rin yun sa nakikita namin na baka tumaas, and so magbibigay po ng tulong para dito. Tapos ganun din po, no? Magkaroon tayo ng programa para una muna magkaroon ng immediate na ma-address natin yung supply shortage natin sa pork, fish, chicken, rice, corn, sugar, at saka yung wheat. Alam niyo po, wala po tayong tanim talaga na wheat, no? So, ang isa dito, immediately is yung sinasabi nga namin na ipalawigin yung effectivity ng pagbaba natin ng taripa dito, no? Yung po ang immediate solution. Pero meron din po mga medium-term solution dito, especially po sa pork, sa livestock. Meron na pong nakikipagtulungan po kami with the Senate para maipasa na po yung livestock and dairy bill. Ito po yung nakikita naming mas robust solution dito. So, doon naman po sa, no, sa wheat, meron pong mga sinasuggest nga po galing sa Department of Science and Technology na non-wheat flour. So, yung mga made of banana, yung mga from cassava, pati po sa ano, sa pag-feed po ng mga sa ating mga livestock, sabi po nila cassava pwede ring substitute. Tapos, ang pang-apat po is yung strategic investment priority plan. So this one is really more of the medium to long term po ito. Ito ay sisiguraduhin po namin na included sa ating strategic investment priority plan yung renewable energy at saka yung pag-develop po ng agriculture. Ito po ay nakakakibat po ito ng create, no? Para yung pong mga bibigyan nating incentives, doon po sa tingin nating priority na kailangan ng ating bansa. So for now, and we really, it's really about renewable energy tsaka yung sa agriculture. Punta naman po tayo sa National Action Plan Phase 5. Ibibigay ko lang po yung basic framework dito at nasaan na kami. In fact, magre-report nga po kami sa IATF this Thursday. So ito pong National Action Plan Phase 5. Ang overall goal po natin is magkaroon tayo ng healthy and resilient Philippines. So ito po yung mga prinsipyo na sinabi ng aming mga principals na we make sure will be integrated in the NAP 5. Una, should be clear and concise, localized and institutionalized, citizen and community responsibility. At ang target outcomes po natin ay, one, yung recovery rate po ng individuals infected with COVID-19 is increased. So, kung pwede pa nating mapababa yung case fatality rate natin. Sa ngayon po, mababa na rin talaga siya, pero mas maganda kung mapababa pa natin. Next is yung health system has the capacity to handle possible surge in cases. So, kailangan nating palakasin pa rin ang ating health system. And then third, socioeconomic recovery is accelerated. So, nandun po yung balance pa rin. So, ito po yung sinabi na namin noon na characterization ng new normal, na ito po ay nakalagay dun sa aming dito po sa We Recover as One na naging output ng Technical Working Group on Anticipatory and Forward Planning. Sinabi namin ito yung new normal. Una muna, physical distancing will be observed, face covering required, strict hygiene and sanitation protocols, more outdoor than indoor activities, sporadic granular lockdowns possible, and then nandiyan yung takot ng bawat mamamayan na nandiyan pa rin kasi yung COVID-19. Na gusto namin itong mapalitan into a healthy and resilient Philippines. Na okay, meron pa rin talagang physical distancing, pero ang mangyayari na po dito is yung mga individuals observe proper public health standards to protect themselves and people around them. Next po, yung imbis na rules, no, on hygiene and sanitation protocols, ang individuals po, by their own volition, observe a healthy lifestyle and active health-seeking behavior. Kasama na po yung hygiene, kasama rin po yung healthy lifestyle. Yung sporadic granular lockdowns, ang gusto po namin is yung mga individuals are prepared to take on itong tinatawag natin na non-pharmaceutical interventions.
to counter a novel pandemic. Alam po natin na magkakaroon pa ng siguro ng ganito, wag naman sana, no? Pero alam din natin na kapag bago pa lang siya na virus, we need to give the health system some time, no? Para matutunan nila kung paano to kalabanin. And then COVID-19 threat will be foremost in the minds of individuals. Mapalitan po ito ng yung pong lahat tayo will keep ourselves informed of possible health threats and how to protect ourselves. Yun naman pong more outdoor than indoor activities. Magkakaroon po ng proper ventilation and environmental quality, nandun po yung consciousness ng lahat ng mga establishment owners, pati na rin po mga residence owners. Now, paano po mangyayari to? That is actually the essence of the NAP5. So, una sa lahat, kailangan nating makapagbigay ng timely information, useful information, and then health guidelines. Next, kailangan po natin mabigyan ng ating mga kababayan ng access to affordable medical tools, yung diagnostics, yung mga testing kits po, yung prophylaxis, yung treatment, and the vaccine. Kaya nga po, yung FDA din, nag-a-approve sila ng mga home-based na test kits. No? Tapos, kailangan natin ng guidelines on safe settings and on environmental quality. And then, kailangan po natin, kasi alam natin na dadating din talaga yung na baka non-pharmaceutical interventions na naman tayo, kailangan natin ng maayos na supply ng PPEs, affordable as well. Tapos kailangan po lahat tayo may financial savings, at para doon sa mga hindi talaga kakayanin na magkaroon ng savings, magkaroon tayo ng mainam na social protection mechanism. And then, yung pong ating mga businesses and services, meron po silang continuity plan at kaya nilang magpatuloy kahit na meron tayong NPIs na sinasabi. Tapos, ang alam din natin is, okay, magkaroon ng novel virus, magkakaroon tayo ng, okay, panandalian muna ulit na non-pharmaceutical interventions, pero alam natin na this will be temporary, short-term, kasi meron tayong very vibrant na science, technology, and innovation, at sila po yung magiging masigasig sa paghanap ng mas longer-term solution. So, nandun din po sa ngayon, it's really about addressing as well yung long-term adverse effects nitong COVID-19. And again, it will be a whole of society approach. Ito po yung lalamanin ng National Action Plan Phase 5. So, meron po kaming in-identify na 5 na specific objectives: empower and protect individuals, ensure business and service continuity, address the scarring due to COVID-19, digital transformation, na ang tingin namin ito ang susi din para sa business and service continuity, and then yung pong pag-build ng resilience against future pandemics. Actually, nabinggit na rin ito kagabi ni Pangulo na i-document natin lahat ng mga ginawa natin. No? Yun po ang lalamanin ng ating pandemic response playbook. We will also be working with Congress, kung hindi po itong Congress na to, baka yung susunod, for a pandemic flexibility bill para makapag-respond po tayo effectively and in a timely manner. At yung pong roadmap for health security. So, yun po ang asahan niyo pong magiging laman ng National Action Plan Phase 5. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo, Undersecretary Edilion at Rocky. Turn over the floor to you. Yes, thank you, Secretary Abdanar. Good afternoon din po kay Yusek Edilion. Tanong po, yung tanong ni Tuesday nyo ng DC Double B at saka ni Vic Sumintak ng Net25, Secretary, nasagot nyo na sa yung appointment dito sa COMELEC. Ang follow-up po ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN, does the policy any conflict of interest with Attorney George Garcia's appointment as COMELEC Commissioner, as he had been the lawyer or presidential candidate of Bongbong Marcos in his electoral protest? We will defer this question to the COMELEC body. Thank you, Secretary. Susunod pong tanong mula pa rin kay Tuesday New ng DCBB. May official statement ba from Palas na nagdeklara na ng alert level 4 ang DFA para po sa mga OFW sa Ukraine, mandatory repatriation na po? Thank you, Tuesday. May official statement po.
Ito po ay mandatory evacuation ng mga Filipinos sa Ukraine at sasagutin po ng inyong pamahalaan ng anumang procedures at maaari pong makipag-ugnayan sa ating mga embahada. And I'd like just to read the advisory of the DFA. DFA raises alert level 4 for Ukraine due to the rapidly deteriorating security situation in Ukraine. The Department of Foreign Affairs has raised the alert level for all areas in Ukraine to alert level 4. Filipinos in Ukraine will be assisted by the Philippine Embassy in Poland and the Rapid Response Team, which are currently assisting Filipino nationals for repatriation. The Philippine Embassy's 24/7 contact details are as follows. Emergency phone number, +48 604 357 396, also receives Viber and WhatsApp calls. Assistance to national phone number, +48 694 491 663, and also receives Viber and WhatsApp calls. The DFA continues to closely monitor the political and security developments in Ukraine. Sunod naman po tanong mula kay Salarino Monte ng NHK, will President Duterte go to the US to participate in the special ASEAN summit later this month? If not, who will represent him? We had a discussion last night, but I would like to defer this to the Department of Foreign Affairs. Thank you, Secretary. Thank you so much. At dito po nagtatapos ang Mr. Secretary, no. Si Mela Lesmores po ang susunod na magtatanong ng PTV. Okay, si Mela pala. Mela, please come in. Hi, good afternoon, Secretary Andanar, Yusek Rocky, at Yusek Edilion. Secretary Andanar, unahin ko lang po yung issue ng pagtaas ng oil prices sa bansa ngayon. May ilang mambabatas na nananawagan na para sa declaration ng State of Economic Emergency. Ano po ang masasabi rito ng Malacanang? Mela, ito ay masusing pag-aaralan ng palasyo sa pamagitan ng Office of the Executive Secretary, at nagpresenta nga kagabi ang economic team ni Pangulo ng proposed government interventions. Kaya tingnan natin kung ang mga ito ay sapat na. Opo. And just a quick follow-up, Secretary Andanar, gaano po ba kahalaga rin sa panahon ngayon yung nabanggit ni Pangulong Duterte na ipagpatuloy yung joint oil exploration sa West Philippine Sea, at bukod po ba sa nuclear energy program, may mga iba pang iniisip ang pamahalaan na gawing iba pang source ng renewable cleaner renewable energy sa bansa? Lahat ng alternative sources of energy, be that from solar, from gas, from under the sea, ay makakatulong po sa atin mga Pilipino. You know, energy is a problem that is not exclusive to the Philippines. Ang buong mundo ay kailangan ng sapat na enerhiya. So, further details of the Department of Energy plans to exhaust all resources that we have, we leave it up to them. Opo. At panghuli na lamang, Secretary Andanar, kasi nabanggit ng NEDA na as soon as possible, kailangan na nga rin mag-shift to alert level 1, hindi lamang ang Metro Manila at ilang lugar, kundi yung buong Pilipinas. Nakikita po ba ng Malacanang na yan ay very soon, na as early as March 16 sa bagong declaration ng alert level sa bansa? Hintayin po natin, Mela, ang desisyon ng IATF sa bagay na iyan. Sa Huwebes o Thursday ay magkakaroon po ng pagpupulong ang IATF. Okay. Thank you so much, Secretary Andanar, Yusek Rocky, and Yusek Edilion. Yusek Rocky? Yes, Secretary, tanong po mula kay Maricel Halili ng TV5. What does the President mean when he said last Friday, mamili na kayo kung sinong Ilocano na leader ang ilagay nyo doon? Is this an endorsement of a presidential candidate? Alam mo, the previously, no, at ilang beses na rin, the president has repeatedly said that he does not support any presidential candidate unless there is a compelling reason.
At kung maalala nyo po, dun sa interview na ginawa natin with the president, he clearly said he may or he may not. So antayin na lang po natin ang magiging desisyon ng ating mahal na Pangulo. Kung ano man yung sinabi ni Presidente sa Ilocos, you know the President, he likes to play with words and he loves to horse around. Sunod pong tanong ni Maricel Nalili, Representative Salceda suggests that President Duterte declare a state of economic emergency due to fuel crisis. Will President Duterte consider this? Is there a need for a state of emergency now? Similar question po yan with Mela Lesmoras ng PTV at si Kylie Atienza ng Business World. Mm-hmm. Yeah, I think we already answered that question, Rocky. Opo. Sunod na tanong po from Kylie Atienza. Ano na po ang update on the President's statement last night that he might call for a special Congress session to address the economic impact daw po ng Russia-Ukraine crisis? Will he certify as urgent the bills seeking to amend the oil deregulation law and suspend the excise taxes on fuel products? You know, depending on what transpires in that region, in Ukraine and Russia, in Eastern Europe, pwede magbago ang sitwasyon on a daily basis. You saw the presentation of Secretary Carl Chua, and he has clearly stated that they have recommended ways to avert this problem and to solve this problem, and one of those is legislation. Sunod na tanong pa rin po ni Maricel Nalili ng TV5, may comment ang ilang netizen na midnight appointee raw po si Secretary Carlo Nograles. Ano ang komento rito ng Malacanang? Ano ang sistema sa pagpili ni President Duterte na itatalaga sa fixed term? Hindi po totoo yan. Alam niyo po ang appointment ni CABSEC Nograles or former CABSEC, former spokesperson, ay nakapaloob pa rin po, nasa loob pa rin po ng oras at ng panahon na pinapayagan po ng ating batas. Thank you, Secretary Andanar. Sunod po magtatanong via Zoom si Ivan Mayrina ng GMA News. Secretary, good afternoon. It's good to hear your voice again, Ivan. Thank you. You too, sir. The President mentioned something about developing recto bank at sinabi po niya, we have to be very careful because there is potential trouble there. What exactly did he mean, Secretary? The recto bank. Well, you know, as we all know, maraming mga pangyayari na beyond our control, especially in the disputed areas of the Republic of the Philippines. Now, let me defer that question to the Department of Foreign Affairs dahil sila po talaga mismo, Ivan, ang merong responsibility pagdating po sa pagsagot sa mga tanong that has got to do with the national interest and of course, yung ating mga interest na nagda-diverge with the interests of the other nations. Sec, I'm paraphrasing the president's words. Meron daw nag-udyok sa kanya na magdadala ng sundalo roon, and then may nagpaalala sa kanya na may usapan na tayo ng China sa joint development and we should honor it. Can you elaborate on this further? Wala namang napag-usapan, Ivan, dun sa meeting namin kahapon, at wala rin napag-usapan dun sa past mini cabinet meeting or yung talk to the people. Maybe if these topics were talked about, I wasn't there. Okay, one last point on this. In the light of the looming energy crisis we are facing, can we realistically tap into our resources in Recto Bank to help us cushion the impact of this crisis? You know, it's going to need the cooperation of our big private partners in this republic. Alam mo naman na pagdating dun sa oil exploration, no one government can do this alone.
we need the expertise of other big businesses, expertise of other countries, nations that are used to this, used to the exploring of energy from the earth. Secretary, if I may direct my next question to you, Sec. Edilion. Yes, go ahead. Sec, more on the point of the proposal of Congressman Salceda to declare a state of economic emergency. Ano ho ang mga triggers nito? When can the government declare a state of economic emergency, and how will it how does it work, and how will it cushion the worsening impact of the crisis? Actually, sa totoo lang, hindi ko alam kung kung paano yung economic emergency, no? So I know about the declaration of a state of calamity. So I don't exactly know. I'm sorry. Kung ano yung ano magiging triggers dito. Yeah. Secretary Adenar, you might have the answer. Can you repeat that question, Ivan, please? I was just... What will trigger the declaration of a state of economic emergency, at least as far as the palace is concerned? Ano ho yung naging ending ninyo sa pulong ninyo kagabi tungkol dito sa calls for a possible special session of Congress? If there is, can you repeat that? What will trigger the... The declaration of a state of economic emergency. You know, obviously, if there's a full-blown war, that would trigger it. But again, we will have to ask our experts at the Department of Finance. You mean a war in the country, in the Philippines? Or there is, in fact, an actual war going on in Ukraine. Yes, there is an actual war going on in Ukraine, and our economic managers are following what is happening in Ukraine. We have had a few meetings already talking about the possible impacts of what is happening today in Ukraine, the increase in oil prices. When I say a full-blown war, I mean that's really a world war. Okay. One last point na lang, Secretary. At what point do we say na kailangan na natin mag-declare, meron ba tayong say, pag umabot na ng ganitong presyo ang kada litro ng diesel, kailangan ba natin mag-state of economic emergency? That's what I'm talking about. Yeah, it will require the full cabinet, and it will require the security cluster, the economic cluster, to convene on this. And of course, the president will be the one who would chair this this meeting. That would be... And that's not happening yet? Well, it's not yet happening, yeah. Thank you, Secretary. Thank you. Secretary, thank you. Yes, thank you. Ivan, Secretary Andanar, tanong po, yung kay Pia Gutierrez po about dito sa kung may conflict of interest daw po si Attorney George Garcia, yung appointment po niya as Commonly Commissioner. Okay. As had been the lawyer or presidential candidate of Bongbong Marcos in his electoral protest. Oh, yeah. I'm sorry. I didn't get that question correctly. Pero alam mo, Pia, dumaan yan sa vetting process at dapat respetuhin natin ang prerogative ng Pangulo na pumili ng opisyal. Again, hindi naman ito basta-basta lang na pinipili. Napakahabang proseso at merong mga vetting process. You know, it's not easy to choose an appointee na tatagal sa isang quasi-judicial independent body like the COMELEC. Opo. Pero Secretary, may follow-up lang po si Pia Gutierrez. As President Duterte was the one who appointed Attorney George Garcia to the Commission on Elections, how can the palace address concerns about the appointment of a former election lawyer of a current presidential candidate to the poll body ahead of the national polls? This especially as there are still unresolved cases on the candidacy of Bongbong Marcos pending at the COMELEC. You know, there are, again, it's presidential prerogative. Every president has his or her appointees at dumaan sa proseso. And the president now
has a list of people that he can choose to appoint. And in this case, napasama po ang pangalan ni Commissioner. Apo. Tanong naman mula kay Jopel Peleño ng DWIC. Given that because of war between Russia and Ukraine, talagang sobrang tumaas ang nagmahal ang presyo ng oil. Pero ano po kaya daw yung may bibigay na tulong ng gobyerno sa general public dahil hindi lang naman daw po yung mga nasa pampublikong transportasyon at mga nasa agricultural sector ang labis na naapektuhan ng di mapigilan na pagtaas ng presyo ng langis? Similar question with Pia Gutierrez of ABS-CBN. Magandang tanong yan at I believe na kasama yan sa inireport ni Secretary Carl Chua kagabi. And I would like to ask Yusek Edelion to answer the question. Yes, thanks Sec Martin. Tulad nga ng nabanggit kanina na merong four sets of interventions dito. So immediately tama yung sinasabi niya na po pwedeng iba pang mga produkto ang iba pang sektor ang maapektuhan nito, no? And that is the reason why ang gusto natin is una sa lahat make sure na palakasin ang ating domestic economy. Pangalawa, make sure na meron tayong enough buffer with respect to our energy needs. Kasama na rin po pala dito yung suggestion na i-stagger yung pag-increase ng generation charge ng electricity. Kasama na rin po dito yung suggestion na ibaba yung tariff ng coal na malaking input po sa ating electricity, at ito po ay maipapasa sa atin as again lower electricity prices. Tapos yung pangatlong set of interventions po ay para sa agriculture sector, not just to help the farmers, no, and fisher folks, kasama yun, and that's very important, and it's really more to make sure na we will have enough supply. So yun po yung pangatlo. And pang-apat, kasama rin po sa pagpapalakas ng ekonomiya, yung we make sure po na we are able to attract the right investments, lalong-lalo na po dun sa renewable energy at sa agricultural development. Thank you. Opo. Yusek Rose, tanong pa rin po si Jopel Peleño para sa inyo. Sa tingin ninyo, paano kaya pagkakasyahin ng mga ordinaryong manggagawa na may kakarampot na kita o sweldo ang pagmahal ng halaga na mabilihin na resulta ng napakataas sa presyo ng produktong petrolyo? Yes, thank you for the question. Masusi po natin na minomonitor itong mga pagtaas ng presyo, no? Ang isa nga po namin maire-report is noong February, naging very tame po ang ating inflation despite the inflation in fuel. So ito po yung gusto naming mangyari na kumbaga ma-decouple natin, no? At saka importante dito is ma-ensure natin na meron tayong may enough tayo na supply ng food. So nakita po na kasi namin in the consumer basket natin, ang pinakamalaki po na portion doon is really on food, tapos susunod po yung mga ginagamit natin for fuel, yung LPG po, yung kuryente, and then yung transport. Kaya dito nga po nakaabang yung subsidiya ng gobyerno to make sure na maipa-maintain natin na mababa ang presyo nitong mga ito. Yung kundun po sa transport, kaya nga po nakaabang din yung subsidy para sa fuel subsidy para hindi rin po masyadong magiging kailangan na itaas natin ng mataas na mataas yung ating fares. Opo. Yusek Rose, tanong pa rin po ni Jopel Peleño, panahon na ba para isulong ang pagbasura sa oil deregulation law na siyang dahilan kung bakit tila nagiging inutil ang gobyerno upang mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng langis na nagpapahirap sa mga Pilipino? Well, number one, isa nga po to sa kailangan natin talagang pag-aralan muna, no, bago tayo magsabi na ito yung reason, no? So yun po ang yun ang kailangan natin doon. At ang tingin po namin is talagang kailangan lang is magkaroon tayo ng iba pa na sources of energy. So in terms of sa electricity po natin, actually mababa na po ang ating dependence on oil. Nasa 4% na lang po. Ang malaki po na dependence natin sa oil ay sa transport fuel. Kaya nga po, very masigasig din dito ang Department of Transportation natin. Kung inyong marerecall is yung ating jeepney modernization, no? Para sa mga EV vehicles natin, tsaka yung mga
yung mga fuel inefficient, kailangan nga po wala na yun sa kalsada. So ito po yung mga ano nakikita namin na mga na kailangan nating gawin, na ito po yung mas long term para ma-decouple nga po yung ating mabuwasan po yung ating dependence on fossil fuel. Opo. Thank you, Yusek Rose. From Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, for Secretary Andanar, will President Duterte issue an executive order for the expansion of lower tariff rates for pork, rice, and corn until December 2022 in line with NEDA's recommendation? If yes, how soon can we expect this? Thank you, Raquel. Siyempre, ayokong pangunahan ng ating mahal na Pangulo, but that recommendation, the issue was raised, was part of the presentation of Secretary Carl Chua. Yung susunod pong tanong ni Raquel Bayan, Secretary Andanar, nasagot niyo na about dun sa Congress, mm-hmm. ng impact ng Ukraine-Russia. From Argel Barrios sa Gedukos mula ng Manila Bulletin, does a foreign national traveling with their Filipino spouse who is a Philippine citizen must have travel insurance with COVID coverage of $35,000 when entering the Philippines, or are they not required to have that? You know, let me defer that question to the correct authorities. You know, as far as we are concerned, you know, the Department of Foreign Affairs, sila po ang dapat sumagot sa mga ganong tanong. Opo. From Alanes Kapanti ng GMA News, for Yusek Rose, is there a budget available for NEDA's proposal to increase a fuel subsidy for PUVs from 2.5 billion pesos to 5 billion and for agri workers from 500 million to 1.5 billion? Where will the additional budget be sourced? Yeah, opo. Yung pong unang tranche, meron na po yan, nakalagay po kasi sa GAA natin yan, yung initial na 2.5 billion at saka yung pong 500 million. Yung pong additional, ang tingin namin is hintayin muna natin na magiging tax collection itong March, kasi alam niyo po naman na kapag magkakaroon ng excess revenues from the program, ito po ay may magagamit natin sa pag-fund ng tinatawag nating mga unprogram na appropriations. So ang tingin naman po natin is malamang po magkakaroon din ng excess collection, dito po natin kukuhanin. Opo. Salamat. Follow-up mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. For Yusek Rose, can you give us the basis daw po for increasing the fuel subsidy budget? What measures are in place para po makatiyak na makakarating ang ayuda sa mga kinakaukulan? Yung pong sa mga, dun muna po sa pangalawang tanong, yung pong DOTR, this is not the first time that they will be doing this, no? Yung pong Pantawid Pasada program natin, medyo matagal-tagal na rin po to. So meron na pong mga cash cards ang ating mga franchise holders sa mga pampublikong sasakyan. So ganun din po ang gagawin nila. Doon nila i-transfer, tapos ang pagkakaalam ko po doon sa card, nandun po yung pangalan, yung plate number mismo ng sasakyan. Hindi po pwedeng gamitin yan for your personal vehicle. So ganun po yung mekanismo. Now tungkol naman po doon sa paano to na determine, no? Meron po kaming mga assumptions po tungkol sa magkano yung expected na increase, and then ano po yung kailangan para hindi masyadong sisipa yung ating inflation. So yun po. Pero of course, kailangan po itong i-update, no? Depende sa galaw din ng presyuhan sa merkado. Opo. Clarification lang po, no? Yung tanong po about NEDA's proposal to increase fuel subsidy for PUVs ay mula po kay Lanes Kapanti ng GMA News. Ang susunod pong tanong pa rin ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for Secretary Martin, why is there no action yet on calls to suspend excise tax on oil, and why is it the president calling for a special session
so Congress can discuss amendments to the law. That is being discussed, but again, Undersecretary De Leon could answer that question. USEC? Yes, thanks, Sec. Martin. Tingin po namin may parang may sequence naman po ito. No? Una sa lahat is yung kaninang nabanggit namin about yung pag-extend ng effectivity ng mga ating mga MFN rates. So ito po, again, may mga, kumbaga, merong mga action na requiring only executive action, na executive approval. Ito po yung mas madaling gawin talaga. So yun po muna ang uunahin natin bago po yung mga ngailangan ng ano ng legislation, kasi alam naman po natin na medyo matatagalan po yun. So unahin natin kung ano na yung more or less within our control. Salamat. Evelyn Caros pa rin po ng Filipino Mirror. Which company the president is referring to who wants to take over gas exploration project in Recto Bank? Can you tell us the details of this existing agreement with China on joint exploration in Recto Bank? Is this legal? USEC Rose. Sorry, hindi ko po alam yung tungkol po sa usapin na yan. Secretary Andanar. Yeah, I think we need to defer that to the Department of Energy. And USEC Rocky, I'd just like to go back to the question of Argil Barrios of the Manila Bulletin. Does a foreign national traveling with their Filipino spouse who is a Filipino citizen must have travel insurance with COVID coverage of $35,000 when entering the Philippines? Or are they not required to have that? Yes, he must have travel insurance, a foreign spouse of a Filipino citizen traveling to the Philippines must obtain, prior to arrival, a travel insurance of COVID-19 treatment costs from reputed insurers with a minimum coverage of $35,000 for the duration of their stay in the Philippines. Sec. Martin, tanong po mula kay yung susunod pong tanong ni Evelyn, nasagot niyo na rin po na meron ng appointment ng CSC and COMELEC commissioners. From Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror pa rin, USEC Rose, there is a looming sugar shortage in the country. Has NEDA formulated concrete measures to address the matter? Actually po ang Sugar Regulatory Administration po ang gumawa ng ano, meron na po silang proposal na binanggit na pinresent sa economic cluster. Sinuportahan po 'yun ng economic cluster. Ang isang proposal nga po is i-allow yung mga industrial users na makapag-import na to ng sugar based on a ratio of 1:1. So parang 50% ng kanilang requirement is i-source nila domestically, 50% ang importation. So balit meron po kasing meron pong naglabas na temporary restraint suspension nitong order na to. So kailangan mong po na muna na ma-resolve po yung mga court na ano nito, orders na to. From Margot Gonzalez ng SMNI News, ano po ang masasabi ng Malacanang sa pagbibigay ng COMELEC ng parusa sa mga kandidato na hindi makakalahok ng COMELEC debates? Isa po sa mga hindi pupunta ay si Presidential Daughter Inday Zara. Alam mo, itong COMELEC, again, they are a quasi-independent judicial body, and they decide for their own commission. Kung ano man ang kanilang desisyon, it is really up to them. At hindi naman para makialam ang palasyo or any other agency or department of this government. Tanong naman po mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. Meron na po bang bagong cabinet secretary at IATF co-person? Same question po yan ni Daphne Gonzalez o Danisa Fernandez ng Inquirer.
At tanong din po yan ni Joe Montemayor. Wala pa pong naibibigay sa aking listahan or mga pangalan kung meron bang bagong cabinet secretary o kung merong bagong co-chair ng IATF. Opo, pero clarification po ni Joe Montemayor, si Secretary Andanar na din ba ang new IATF spokesman at acting presidential spokesman po or permanent spokesman? Magkakaroon din po ba ulit? Sino po daw ang head ng Task Force Hunger? I am the acting presidential spokesperson. My deputy spokesperson is Attorney Chris Ablan, my undersecretary sa PCOO. Both of us will be helping each other, tag team. Kung sino po o kung sino ang tutuloy ng Task Force on Hunger, ay hindi ko po alam. We will see in the next few days kung ano po ang magiging desisyon ni Pangulong Duterte at kung ano po ang magiging atas ni Executive Secretary Medialdea. Opo. Sunod pong tanong pa rin ni MJ Blanca Flor, may timetable po ba kung kailan magsishift nationwide sa Alert Level 1 as recommended by NEDA, Secretary Martin? Abangan po natin yan sa Thursday, MJ. Ito na may pinag-uusapan every week ng IATF. Antayin natin kung anong magiging pasya ng grupo, ng body ng IATF. Opo. From Tuesday noon, ng DCBB, Secretary Martin, please confirm na urong daw ang ASEAN Summit sa April. Dadalo po ba si Pangulong Duterte dito? As I said earlier, it's been discussed in a huddle last night. I will defer to the Department of Foreign Affairs kung ano po ang magiging pahayag na opisyal ng ating pamahalaan. Pahabol na tanong ni Tuesday New, may bagong appointment si Pangulong Duterte kay Bureau Corps Director General Gerald Bantag. Bakit need i-reappoint? Hanggang kailan ba dapat ang unang appointment ni Bantag sa Bureau Corps? Let me get back to you on that. I'll send you a private message. I'll figure out, I'll find out kung ano yung storya sa likod ng tanong ni Tuesday. Opo, meron lang pong follow-up si Kylie Atienza. Is the President also willing to declare a state of economic emergency to allow daw po LGUs to top their calamity funds to address the impact of rising fuel prices? Ayokong pangunahan ng ating mahal na Pangulo. Ang tamang ahensya o departamento na dapat ay magbigay ng rekomendasyon ay ang Department of Energy. So antayin po natin kung anong magiging takbo ng panahon dulot ng gulo dyan sa Ukraine at Russia. Opo, pahabol na tanong ni Ace Romero ng Philippine Star. Secretary Martin, will you serve as presidential spokesman until the end of the president's term or you will be acting spokesman? Right now, I am acting and I serve at the pleasure of the president. Kung ano man ang atas sa atin ni Pangulong Duterte ay gawin natin because we signed up for this job. Kung anong utos, sundin lang natin. But it's an honor to serve the president in his remaining days in office. Thank you, Secretary Martin. Thank you, Yusek Rose. Thank you, MPC. Thank you so much, Yusek Rocky Ignacio. Salamat kay Undersecretary Rosemary De Leon and NEDA, kay Mela Lesmoras, kina Ivan Mayrina, kina MJ Blanca Flor, the entire Malacañang Press Corps. Salamat. It's good to see you again. At dito po nagtatapos ang ating kauna-unang press briefing bilang acting spokesperson ng Palasyo. Nagpapasalamat po tayo sa aking immediate predecessor na si former presidential spokesperson and now chairman of the Civil Service Commission, Carlo Nograles, sa kanyang naging epektibong papel na tagapagsalita ng Pangulo at IATF. He became the voice of calm and reason during this challenging time as we vow to continue the good work of
Chairman Nograles. Congratulations, Sec Carlo. Nais ko rin pong ipakilala muli ang aking deputy spokesperson, si PCO Undersecretary Chris Ablan. Chris, would you like to join me here? Another Ilocano. Huwag niyo pong kalimutan i-follow ang PCO social media pages at PCO affiliated pages. See you again in our next briefing. Stay safe and healthy, everyone. Tandaan po, basta't laging handa at sama-sama, kaya natin ito. Kaya natin ang anumang pagsubok. God bless the Philippines. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Tulayan sa tatay ko, mga tulay, kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. 6 na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.